Okay mga bro, magandang araw. Welcome ulit sa aking channel. Ngayon naman ang sishare ko sa inyo ay itong DIY na charger na ito na direct sa 220. Bali, itong charger na ito mga bro ay charger ito ng 6 volts na chargeable na flashlight. Yung mga sinuunang flashlight mga bro na chargeable, doon ko ito nakita. Kaya naisip ko na gawing charger dahil may nakita rin akong ganitong klase at meron siyang capacitor na ano, ayan, 4 microfarad, 350 volt, 50 to 60 hertz, ayan yung kanyang capacitor. Bali yung mga spare niya mga bro, meron siyang 470 k ohms, tapos apat dito sa min na IN4007. Mayroon din siyang capacitor. Ayan. 220 UF, 25 volt. Ito. Tapos mayroon siyang 220 ohms, 1448 na Zener diode, tapos 47 ohms. Tapos dalawang 470 ohms na diode, tapos isa ulit na IN4007. Tapos meron siyang D882 na transistor para sa kanyang charging and full charge indicator. Ito yung kanyang charging, ito yung kanyang full charge indicator mga bro. Ayan. Bali, ito yung kanyang input sa 220. Pwede siya sa 110 to 220. Tapos yung kanyang output. Yung kanyang output ay nasa 15 volt. Ayan. Mayroon din siyang 20 ohms, 5 watts na resistor. Ayan. Ayan siya mga bro, yan. Okay, bali yung resistor na ito, ito yung nagre-reduce papunta dito sa ako na ito, transistor na ito, para dito sa kanyang charging and full charge indicator. Okay, bali ang gagawin natin dito mga bro, titestingin natin. Ayan, ito yung kanyang output, lalagyan natin siya ng clip. Bali, mayroon na siyang nakalagay na cord mga bro, ito. Nakaabang na siya. Dati na yan. Ang papalitan lang natin itong wire niya dito sa kanyang output. Lalagyan natin na siya ng clip papuntang battery. Okay. Lagyan natin ng clip. Okay. Bali, natanggalan natin mga bro yung dalawang wire. Ilagay na natin yung kanyang positive. Applyan mo natin ng panghinang. Ayan. Okay, lagyan natin yung kanyang positive. Ayan. Tapos lagay din natin itong kanyang negative. Okay. Check lang natin kung nagdikit. Bali, hindi naman siya nagdikit. Ayan. Okay. Pwede na natin testingin. Ayan. Okay, bali, ito yung kanyang cord mga bro. Ayan. Paghiwalayin natin yan, baka mag-spark. At titestingin natin. Lapit natin yung battery. Try natin.
Okay, saksak natin sa kuryente. Ayun, umilaw yung green sa kapula. Ayan, ayan. Makatakot naman tong clip niya, baka kwan. Okay, try natin. Ayan. Bali, check natin dun sa kung natin mga bro, dun sa may kung natin yan. Sa voltmeter kung ilan. Nasa kwan mga bro. Teka lang. Ikwan natin. Focus natin. Tingnan natin kung ilan. Nasa 12.9. Hindi pa siya full charge mga bro, kasi pagka full charge na siya, naka-red na lang siya. Ayan. Okay. Bali yung kuha natin yung voltmeter natin na yun, pang 12 volt lang yun. Hindi siya pwede dito sa 3.7. Check natin yung kwan at titesting natin pag charge sa 3.7 itong charger natin. Check natin yung battery natin. Nasa kwan mga bro, full charge siya, mahigit 3.7 nga. Yan, testing natin pag charge dito ngayon kung totoong full na siya. Ang mangyayari dyan mga bro, naka-read lang siya kapag ka full charge. Okay, try natin. Lipat natin dito sa kwan. Yan. Ayun mga bro, full charge. Naka-read lang yung kwan natin. Yan, tanggalin natin yung ilaw. Ayan o, naka-read lang siya. Okay, subukan natin itanggalin dito sa ano. Saksakan. Ayun, namatay. Ulitin natin. Ayan mga bro, naka-pull siya. Hindi na naka-ilaw yung kanyang green. Okay. Itong charger pala, ito mga bro na kwan. Pwedeng pang kwan ito. Universal. Pwede sa 3.7, 6 volts, saka 12 volts. Wala kasi tayong kwan 6 volts, kaya sa 12 volt na lang natin tinisting. Okay. Baka maka-encounter kayo ng ganitong klase mga bro, maganda ito. Kaya lang, ingat lang tayo, baka ma-ground tayo dyan. Kasi naka-direct siya sa 220, may sarili siyang capacitor. Ayan. Bali, pag-consiguro, gagawa ko siya ng diagram, sishare ko na lang. Ayos yung natagpuan ko na yan. Magiging charger ko na yan na pang universal. Okay. Paano mga bro? Hanggang sa susunod na naman ng mga video ko. Okay. Baka makatagpo kayo ng ganyan mga bro.
Ayos yan, sure to nyo. Bali, gagawin ko na lang yan ang bahay para at least hindi naman ganong delikado. Okay mga bro, ayos.